Hello guys, andito na naman ako ngayon guys para i-share ko sa inyo guys ha, kumbaga i-share ko sa inyo guys yung ano kasi ang daming nag-message sa akin ma'am asking mag-share ka naman yung mga nagawa ko daw guys na medyo kababalaghan or himala sa buhay ko bilang isang spiritual. Yan guys ang i-share ko ngayon sa inyo ha, kung ano yung mga nagawa kong kababalaghan or himala. Yan guys ang ibig kong sabihin. Unang-una guys, talagang as in nung bata pa talaga ako guys, ha. Kumbaga may ano na ako guys pagdating sa spiritual, ha. Nakapagana lang ako guys ng mga orasyon na yan guys is nung time na yun guys na kumbaga para bang ipinagdarasal ko na guys yung mga kaluluwa sa purgatorio kasi hindi ko pa noon alam guys yung devotion poder pundo. Pero kumbaga parang ano na ako binigyan na ako ni God ng isang kakayahan. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Tapos ngayon guys, doon ko na guys na experience yung time guys na binaril ako guys talagang nagpaputok ng baril yung isang tao na yun guys. Nasa loob kami ng compound sa loob ng gate ha. Ngayon nagtakbuhan na kami ng ate ko. Yan guys ang ibig kong sabihin, nagtumakbo na kami ng ate ko. Tapos ngayon guys, yung may baril si guys na hawak, paputok. Tapos ngayon guys, yung ate ko nakatakbo sa kwarto. Ngayon guys, ako guys ay naiwan sa kusina. Ngayon nagkubli ako doon guys sa likod ng pintuan ng kusina. Yan guys, tapos ngayon yung may baril din nandoon din guys. Kumbaga nakita niya ako guys pag kalabit niya guys ng baril. Buti na lang guys naka-orasyon ako. Naka-orasyon talaga ako guys kaya kumbaga isa yan sa ano talaga na talagang kahit papano talagang nagabayan ako ng ano na yan. Pagpaputok niya guys ang baril, ito guys ay samantala panay lang ang putok ng baril nung nasa labas pa ng bahay. Ngayon pagpaputok guys ang baril, hana nandoon na ako, is naka-orasyon ako ngayon, hindi pumutok guys ang baril. Tapos ngayon ano ang nangyari guys doon sa ano, sa baril na yun. Yan guys ay hindi na pumutok, binagsakan pa ang paa niya, yung dito banda, yung sa may buto ng paa natin dito banda. Yan guys talagang iika-ika siya, galit na galit guys dahil nabagsakan. Paano yun nabagsak, di ba? Yan ang ipagtataka nyo. Paano yun bumagsak? Wala naman ng agaw sa kanya ng baril. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Ipapaliwanag ko sa inyo yung pagdating sa spiritual. Yung orasyon na yun guys na binanggit ko ay may gabay. Dahil lahat guys ng mga orasyon na binabanggit natin ay may mga abyan o gabay. Yan guys ang gumagabay sa atin o nagpo-proteksyon. Hindi man ako nun gumalaw pero ang gabay ko guys or ang gabay ng orasyon na yun guys ay yun ang kumilos para maligtas ako. Ganon guys ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon guys, eto pa guys, kumbaga naranasan ko din guys, na experience ko din guys yung hindi ako nakikita. Ha, ito dalaga pa ako nito guys dahil kumbaga noon guys, nandiyan na ako sa time na yun na gumagamit ako ng mga orasyon, dalaga pa ako, wala pa akong anak. High school ako nito guys, na experience ko ito. Ngayon guys, ha, may ginagamit ako guys na orasyon. Na ano guys, na hinahanap na ako ng ate ko. Yung ate ko andyan na dumadaan-daan na yan guys sa harapan ko. Sa harapan ko talaga kulang na lang magkadikit kaming dalawa. Pero tawag siya ng tawag sa akin, hindi ako nakikita. Dahil may inaano ako guys na orasyon na kumbaga ito guys, na kapag iganyan ko lang yung kamay ko guys sa ano, yung parabang iganyan mo guys yung ano guys, sa yung kamay mo, parabang kailangan nakaganyan yan guys sa pader. Kung saan ka nakasandig yan guys. Ay talagang kumbaga hindi talaga ako nakikita. Tapos na experience ko yan guys dito na guys sa Manila kasi sa Bicol yan nangyari. Dito guys sa Manila na ano guys, kumbaga talagang hinahanap na naman ako ng kaibigan ko. Pumunta yan guys sa bahay sa tinitirahan ko, pumunta. Yan guys, tawag siya ng tawag sa akin. Nandoon lang ako guys sa harapan niya. Pero nakaganyan ako, pero pinagtitripan ko lang siya guys. Hindi niya talaga ako nakikita. Tapos ngayon guys, may host doon. Yung host ng tubig, bigla kong hinila guys. Nagulat siya, talagang nagulat siya. Bakit hindi kita nakita? Nandiyan ka lang pala sa likod ko. Yan guys, ay kumbaga isa pa yan guys sa mga nagawa ko na hindi ako nakikita. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos mayroon pa guys, yung pagdating naman guys sa Gayuma, kumbaga may mga kakayahan ako pagdating sa ganyan.
Noong kasi guys, nung hindi pa ako nagdi-devotion, ano yan guys eh, kumbaga para bang laro-laro lang sa akin. Yun guys, yun nga lang guys, kumbaga talagang pag-agawan ka dyan guys, yan ang ibig kong sabihin, pag-agawan ka. Eh nung time na yun, talagang kumbaga ang pangit-pangit ko talaga noon guys, kasi syempre mga bata pa tayo, yan guys, hindi pa tayo marunong mag-ayos, wala pa tayong mga pang-ayos-ayos na yan. Yan guys, talagang kapangit-pangit ko noon guys, hindi ko naman inaano. Ako, nagpapakatotoo lang ako sa inyo yan, guys. Kumbaga talagang anuhin talaga ako, habulin talaga ako, guys. Pinag-aagawan pa ako niyan, guys. Yan ang ibig kong sabihin. Yan, guys. Kumbaga high school pa lang ako, kakayahan ko na yan, guys. Tapos, mayroon din ako, guys, yung orasyon sa lakas. Sa orasyon sa lakas, guys, na ang sa lakas ko na yan, guys, ha, kumbaga ang sa lakas ko na yan, ito, guys, ay na-experience ko, guys, nung dalaga pa ako. Nagtatrabaho ako, guys, dati. Kasi bata pa ako guys, eh hindi naman ako guys, hindi ko ikinahihiya guys na ako guys ay hindi nakatapos ng pag-aaral ko sa college. Hindi ko yan ikinahihiya. Yan guys ang ibig kong sabihin. Ang importante, nasa diskarte kasi yan ng isang tao. Ha, nakatapos ka man o hindi. Kung wala kang diskarte, kahit tapos ka ng pag-aaral mo, wala din guys. Dahil marami akong kilala guys na tapos ng pag-aaral, wala din, hindi nagamit ang kanilang pinag-aralan. Mas maayos pa ang buhay ko. Yan guys, kaya kumbaga, hindi porket hindi nakatapos ng pag-aaral, ay kumbaga daw na. Ganun guys, nasa diskarte lang yan. Marami ang hindi nakatapos ng pag-aaral ng college na umasinso yung mama, naging milyonaryo. Yan guys, ha. Tapos ngayon guys, nagtatrabaho ako nun guys, sa isang ano lang guys, yung parabang kainan siya na may mga coffee, sabihin na lang natin guys, coffee shop. Coffee shop, nagtrabaho ako dyan guys nung dalaga pa ako. Kasi bata pa ako guys, naging ano ako guys eh, para bang naging independent ako. Ay ano yun, dependent ba ang tawag doon, yung hindi na ako umaasa guys. Naging independent ako guys, kumbaga ganun. Tapos ngayon nagtrabaho ako. Ngayon guys, alam mo, nakaaway ko guys yung ano, nakaaway ko guys yung kapatid ng cook namin guys, nakaaway kasi inaasar ako. Ngayon guys, lalaki yun guys, ha, lalaki. Alam nyo ba kung anong ginawa ko? Nag-orasyon ako dahil noon guys, may kakayahan ako nung time na yun. Nag-orasyon ako guys, nag-orasyon ako. Anong ginawa ko? Sinikmurahan ko siya guys, sinuntok ko, ginamit ko guys yung orasyon sa lakas. Yan guys, talagang alam nyo, sabihin ko, lalaking tao na milipit yun. Amilipit yun guys, takbo yun papunta sa kusina. Tapos ngayon guys, sinabol ako ng kutsilyo. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Tapos ako, syempre kutsilyo na yun. Ala nga naman, kung magsuntukan kaming dalawa, kaya ko pa yun guys. Basta gagamit lang ako ng orasyon. Inabol ako guys ng kutsilyo, takbo ako guys. Umuwi ako ng bahay, hindi ako pumasok nung araw na yun. Yun guys, hindi ako pumasok. Tapos ngayon guys, hindi ako pumasok. Kinaumagahan na ako pumasok. Yan, okay na siya, guys. Kasi sinikmurahan ko siya, guys. Talagang ginamitan ko, guys, ng orasyon. Yan, guys. Kumbaga, marami na akong nagawa, guys, na ano. Tapos, ito pa, guys, ha. Kumbaga, masyadong mahaba, guys, ha. Yung mga ano ko, guys, sa inyo. Yung time na yung, guys, nung time na nagde-devotion po, derpundo na ako, guys. Doon na ako, guys, na ano. Yung parabang inano na ako, guys, ng isang engkanto. Isang engkanto, guys, na ginabayan niya ako. Yan, guys, ang nakagabay sa akin. Isang engkanto. Kaya guys, alam nyo sa totoo lang ha, pagdating sa relasyon ha, hindi ko naman sinasabi na hindi ako magsasucess sa isang relasyon. Yan guys, sana nga magsucess din ako. Pero hindi talaga ako, iwan ko ba bakit ganun pagdating sa relasyon, parang hindi ako nagtatagumpay guys. Mula nang pinasok ko guys yung ano, yung spiritual na ginabayan ako ng isang engkanto. Dahil yung engkanto na yan guys, na nakagabay sa akin, ay ano yan guys eh, kumbaga talagang ano siya guys, yung parabang nagkakagusto siya sa akin. Sa madaling salita, gusto niya akong halikan. Nagpakita na yan sa akin dati, tapos ngayon hiniling ko na sabi ko, huwag na kayo magpapakita sa akin dahil nakakatakot talaga guys ang mukha. Ang katawan guys, ay talagang tao talaga ang katawan niya. Tao ang katawan niya, pero yung mukha niya guys, ay kakaiba. Ang buhok niya guys, ay parabang yung buhok kagaya ng buhok ni Papa Jesus. Diba? Yung buhok ni Papa Jesus na parabang hindi nagsuklay. Yan guys, ang buhok niya, tapos parabang hindi sinuklayan. Tapos sinahalikan niya ako dahil nung time na yun guys, ay nakahiga ako ng ganyan. Dito ang ulo ko, tapos dito naman siya sa likod ng ulo ko. Tapos nakapikit ako guys, inilalapit niya guys yung mukha niya sa akin. Nilalapit niya, tapos bigla akong dumilat, nagulat ako yun, bigla siyang umano.
bigla siyang umano. Kasi gusto niya akong halikan. Yan guys, ang ibig kong sabihin. May gusto siya sa akin. Tapos may iba pang paraan guys na nagpaparamdam siya sa akin na ganito, ganyan. Yan guys, minsan may mga halimbawa lang may pupunta sa bahay na kunyari lang. Ito guys ay halimbawa lang dadalaw lang. Ganun guys, iniistorbo niya yan guys. Kinakalabit niya, nagpapakita siya, minsan gano'n na para bang nagpapakita siya, nagalit siya, nakasimangot siya, gano'n guys, ang ibig kong sabihin, kaya sa mga nagtataka, bakit wala akong asawa, bakit wala akong boyfriend ngayon guys, dahil yan guys, ang ibig kong sabihin, kumbaga ano, tapos dyan na din guys, yung umano sa akin, ang isang diwata. Ang diwata guys, ha, ang diwata, hindi guys si diwata ha, yung sa parisan ha. Yan guys, ang isang diwata guys ay napakaliit lang niya. Maliit lang siya guys, na parang ganito lang kasi laki guys ng palad ko. Tapos ngayon guys, yung sa, ano guys, na ano. Tapos ngayon guys, nagpakita yung sa akin guys na talagang parang inaakit niya. Ako yung lipad lang yan guys, ng lipad, nandyan lang sa bintana. Talagang alam nyo, napakaganda ng ano niya. Napakaganda ng ano niya, yung kulay niya na talagang... yung kutitap niya guys, as in maakit yung mata mo. Ganun guys, hindi yung basta-basta kagay ng ilaw, hindi ganun guys, kumbaga talagang maakit ka sa ano niya. Yan guys, kumbaga marami na guys yung mga ano sa buhay ko, ha, masyado ng mahaba guys ha, tapos isunod ko na lang guys yung ano, ay tuloy ko na to. Tapos yan guys, tapos ngayon guys, nung time na yun guys na naging okay na yung gabay ko, marami nang gumabay sa akin guys eh, kasi nagpakabuti ako. Yan guys, ang ibig kong sabihin, naging mabuti ako na tao. Doon na din guys na nakasave ako ng isa, ng buhay ng tao. Nakasave ako guys ng buhay ng tao. Dalawang buhay ang nasave ko. Yung isa guys, as in, inatake siya guys. Inatake siya, tapos ngayon natawag ako. Natawag niya talaga ako guys. Ano, natawag ako. Kumbaga, parang nakakuha ng atensyon sa akin. Nakahingi ng saklulo. Tapos ngayon na ano ako, sabi ko, kailangan na itong dalhin sa ospital. Yan guys, tapos ngayon, talagang putlang-putla na siya guys, na talaga, yung parabang talong na yung ano niya, talagang namumutla na, talagang akala niya, katapusan na ng mundo niya talaga guys. Ha? Pero sa totoo lang guys, may nakuha lang akong isang oil. Nadampot ko dahil nataranta na ako, syempre tutulungan mo ang taong nangangailangan sa'yo. Ganun guys yung mga pagsubok sa buhay ko. Yan guys, tapos ngayon, alam nyo ba, sa totoo lang, sabi ko, kasi lalaki yun eh, medyo naalangan ako na lumapit sa kanya, nahaplosan ko yung katawan niya. Binigay ko sa kanya yung oil, pero bago ko binigay ang oil na yun sa kanya, para bang may hiniling ako na sabi ko, pagalingin nyo ang tao na to, or maging okay siya. Sa awa ng oil na yun, yung oil na yun ay nabibili lang yan guys sa grocery, na paborito ko yung gamitin paggabi at ano, yan guys, kaya lagi ako meron yan. Yun lang guys, kumbaga walang orasyon yung oil na yun, kamay ko lang guys ang ginamit ko, talagang as in, naging okay yung ano na yun, naging okay siya, lumabas na siya, okay na siya, pero takot siyang matulog kasi gabi siya, ng gabi guys, nang inatake siya nung time na yun, gabi yun guys, tapos ngayon guys, gabi ano, tapos ano guys yun eh, kumbaga gabi, tapos ngayon ayaw niyang matulog, sabi ko matulog ka na kasi okay ka na. Yung parabang kung ano yung binuka ng bibig ko ay nangyari. Okay na talaga, takot na takot siya matulog at baka daw hindi na daw siya magising. Yan guys, pero sabi ko okay ka na, magaling ka na. Ganun guys, hindi ko alam, minsan nakakagawa ako guys ng kababalaghan or milagro sa buhay. Ganun guys, tapos talagang ito pa guys ha, kumbaga ito pa. May ano pa ako na isang bata guys na nahulog, siguro ang kinahulugan niya guys ay mga mataas eh, yung mga slide guys, nahulog siya doon, talagang bumagsak siya guys, bumagsak siya, talagang doon guys, napahanga sa akin yung mga bata na nakakita sa akin. Nasa playground yun guys, bumagsak siya, yung Koreano kasi, anak yun ng Koreano guys eh. Tapos ngayon guys, yung pwit niya, yung pugtot ng pwit niya, yung talagang tumama sa, talagang namutla yung bata, talagang namilipit siya guys, ng grabe po, ah, grabe talaga. Tapos ngayon guys, alam nyo kung ano ang nangyari, talagang kitang kita ko ang nangyari. Tapos parabang bigla akong inano, parabang hindi ko nga alam kung minsan superwoman ako eh. Yan guys ang ibig kong sabihin, inaano ako sa kwento ko. Tapos ngayon guys, parang bigla akong kinilabutan. Yung parang biglang may pumasok sa ano ko guys. Pumasok sa ano ko guys, sa katawan ko, parang may biglang sumanib sa akin guys. Tapos ngayon bigla akong nilapitan yung bata. Yung bata na yun nilapitan ko, tapos hinimas ko lang guys yung parang yung kamay ko guys ay dinikit ko lang sa kanyang, sa kung saan yung part ng katawan niya na tumama sa simento. Yan guys, talagang alam nyo,
walang limang minuto, walang ano guys, talagang is naging okay yung bata. Marami ang nakasaksi guys sa akin noon, nung time na yun guys, ha. Nung time na yun, marami guys ang nakasaksi sa akin, ng mga bata talaga guys, na as inamangha sila sa akin. Yun guys, namangha talaga sila sa akin, dahil nga, bakit ko nagawa yung bagay na yun, na talagang as in sabi ko, kailangan na to ng ambulance, kasi ganun eh. Yun guys, talagang marami na guys. Tapos ngayon guys, nakakaano din ako guys ng ano yung ang haba ng kwento ko guys ha. Nakakaano din ako guys yung mga may sakit, yung mga pang-emergency guys, sana mga pang-emergency na halimbawa taki or what na biglang ganito ganyan na naranasan ko na yan guys ha. Kasi experience ko na yan eh. Kumbaga ano, yung mga pang-emergency lang kagaya guys noon ng pamangkin ko. Na kumbaga talagang as in, namimilipit na siya guys sa suka ng suka siya guys, hilo na hilo. Yan guys, talagang sabi ko, ano ba to, hindi madala-dala sa ospital, hindi malang madala sa ospital. Hindi ko alam talagang mga pagsubok talaga minsan sa pagkatao ko ganun guys. Punta kami nun sa ano sa pamangkin ko guys sa Bulacan. Yan guys, sa ate ko, anak niya yun. Talagang grabe suka daw ng suka, ganito ganyan. Yan guys, ang ibig kong sabihin, nausog daw, sabi na usog. Yan guys, sabi ko talagang hindi kaya ng bata eh. Pero malaki na siya. Hindi talaga kinakaya guys. Ah, may asawa na yun guys, pamangkin ko. Hindi kinakaya guys, talagang alam mo, awang-awa talaga. Ako alam nyo, sabihin ko sa iyo, tinutukan ko lang yun. Hinaplos-haplos ko lang yung dito niya, ha? Yan guys, hinaplos-haplos ko. Talagang naniniwala ako na sabi ko, may power yung kamay ko. Ganun guys, ang ibig kong sabihin. May power, tapos may mga pinainom din ako sa kanya guys na tubig na para bang inaanuhan ko ng konti, may dasal na konti tubig. Tapos yung kamay ko talaga sabi ko, pag inaano ko yan guys sa mga yung mga pang-emergency, yan guys talagang as in talagang napagaling siya guys. Talagang ilang minuto lang yun guys, talagang nagtaka, ayun na, tumatagay na. Yan guys, kasi may okasyon nun. Kumbaga, subok ko din guys yung ano ko guys pagdating sa mga bagay na ganyan. Yan guys, tapos ngayon guys, ang haba na ng kwento ko. Yan lang muna guys ha, isunod ko na lang ulit guys yung ano yung iba ha, kasi sobrang haba na. Yan lang guys yung mga nagagawa ko guys sa buhay ko na kumbaga kababalaghan or mga ano sa buhay ha.